Mga friends, gusto ko lang i-share sa inyo ang mga ginagawa ko to keep myself healthy and protect myself from viruses, lalong-lalo na itong COVID-19 kasamang kanyang mga variants. Ginagawa ko ito araw-araw and so far, hindi pa naman ako nag-positive sa COVID-19. Nakailang swab test na rin ako, antigen tests, RT-PCR, at rapid tests magmula ng lockdown. So hopefully, makatulong ito sa inyo at mabawasan na inyong mga pangamba. Doon muna tayo sa basic protection, yung paggamit ng face mask, face shield, at social distancing. Ang goal natin dito is to minimize the volume of air na may dala na virus na maaari nating ma-inhale. At nang sa ganun, kunti na lang ang papasok sa atin, kaya ng labanan ng ating immune system or by some other means. Ganito ko sinusuot ang face mask ko. Bibiglang tinatakpan ko. Hindi ko tinatakpan ang ilong ko para oxygen ang pumasok sa lungs ko. Kasi pag tinakpan ko yan, yung inexhale ko na carbon dioxide ang babalik sa lungs ko. Hindi healthy yun. Ang mahalaga, lagi nating iisipin na tayo ay may virus at huwag tayong makahawa ng iba. Kaya tatakpan natin lagi ang ating mga bibig para hindi natin maibuga ang virus na maaaring nasa bunganga natin na maaaring lumabas pag tayo ay umubo, humatsing, magsalita, at tumawa. Nakakatulong din ang face shield para ma-minimize ang pagkalat ng virus na maaaring lumabas sa bunganga natin kahit pa tayo ay naka-face mask. At ma-minimize din ang pagpasok sa ating ilong kapag naroon tayo sa isang lugar na maaaring may mga taong hindi naka-face mask at naka-face shield. Iiwasan natin ang mga ganong tao. At didistansya din tayo sa mga taong salita ng salita, tawag ng tawag sa telepono, umuubo, at iba pa. Ginagawa ko ito every time na aalis ako ng bahay para mag-grocery, mamalengke, bumili ng gamot, magpa-load, magpadala at mag-withdraw ng pera, at iba pang mahalagang lakad. Hindi ako umaalis ng bahay pag hindi importante. Punta naman tayo sa pagiging healthy. Una, kailangan natin mag-exercise. Mahalaga ito para gumanda ang daloy ng dugo natin na siyang magdadala ng nutrients sa iba't ibang bahagi ng katawan natin para tayo ay maging healthy at laging masigla. Pangalawa, kailangan din natin ng nutrients maliban sa gulay at mga prutas. Mayroon din akong natuklasan na maganda sa katawan. Ito ay ang kalamansi at ang wild honey. Pagkagising ko sa umaga, maghihiwa ako ng 5 hanggang 10 kalamansi na gagawin kong juice later. Tatanggalan ko siya ng buto kasi mapait yon at para hindi hassle pag uminom ako. Tapos lalagyan ko na siya ng wild honey. Ang nilalagay ko ay 2 tablespoons. Tapos lalagyan ko na siya ng mainit na tubig. Stir ng konti at iinumin ng pakonti-konti hanggang sa maubos. Sa gabi, pagkatapos ko maligo at mag-toothbrush at bago ako matulog, ito ang mga ginagawa ko para patayin ko ang mga viruses nasa loob ng aking ilong at bunganga para hindi sila mapasok sa loob ng aking lungs. Ito ang pinakamahalagang ginagawa ko para hindi ako magka-COVID. Magpapainit ako ng 1 tasang tubig. Tapos, sisinghutin ko ang mainit na steam ng dahan-dahan para hindi ako masaktan kasi mainit yun. Maramdaman ko lang na may konting kirot sa loob ng ilong ko, okay na yun. Uulitin ko lang ito ng 2 hanggang 3 beses. Pero dapat, malagyan din ng steam ang mata, ang tenga, ang mukha, at mag-inhale ka rin ng 2 hanggang 3 beses. Pero tandaan, hindi ito pwede sa mga bata dahil wala silang control at baka mapasok sila. Pagkatapos ko mag-steam, ibinabalik ko yung mainit na tubig sa tasa at nagtitimpla ko ng kape. Ini-stir ko ng konti
at iniinom para mamatay ang virus sa lalamunan. Pag nagkasipon ako, kukuha ko ng tissue at isisinga ko para maalis yung mga patay na virus sa loob ng ilong ko o kung may natitira pang mga viruses. Tapos itinatapon ko sa basurahan yung tissue. Tapos maghuhugas na ako ng kamay, maglalagay ako ng sabon para malinis yung kamay ko. At ang pinakahuli kong ginagawa ay ang matulog ng maaga dahil kailangan magpahinga ng ating katawan. Kailangan makumpleto ko ang 8 oras na tulog. Good night!